Magandang umaga po sa ating lahat. Andito po ngayon tayo dito sa Solano Wilkior Outlet. Ayan. Nandito po ang ating bisita, si Nanay Conchita Dulawan. So, ang naging case ni Nanay Conchita, dati na naging problema niya, ay nagkaroon siya ng mild fatty liver. Tapos, yung kanyang gallbladder ay nagkaroon ng pamamaga. So, nagkaroon din siya ng kumapal yung kanyang gallbladder. So, possible for infection dahil may bumara po sa may gallbladder niya. So, pang nagiging cause nito, pwede siyang manilaw. Pwede maging yellow yung kanyang mata, maging yellow yung kanyang skin. Yun yung pwede mangyari sa kanya dahil nagkaroon ito ng inflammation. Then, nagkaroon siya ng enlarged, severely hydronephrotic kidney doon sa right. Ayun, so ibig sabihin noon nagkaroon siya ng swelling yung ihip hindi makalabas dahil merong barado doon sa may right kidney niya. Then doon sa kanyang left kidney meron siyang tiny nephrolithiasis, so maraming bato sa may left kidney niya. Then yung kanyang utero, so yung kanyang matres ay nagkaroon din ng problema. So ano yung decision ni Doc nung nakita itong ultrasound niya na ganito yung naging problema? First na inano nila is talagang diretso nila na ipa-operate daw yung kidney niya. Operahan yung kidney. Oo. Kasi ano na, severe na yun, ano? Hindi na makalabas yung ihi, yung toxins. So then, nag-decide na kayo magpunta dito sa Wilkior. Si Kuya yung nag-decide na pumunta dito sa Wilkior. Yan. So, nung nag-decide sila dito sa Wilkior, binigyan po natin sila ng mga kanilang mga gagamitin, yung kanilang mga gamutan, kasi naniniwala tayo na may solusyon sa lahat na naging problema sa katawan, na hindi lahat ay ginagamit yung pag-oopera o pagtanggal sa isang organ para lang masolusyonan yung problema. So, dito sa natural, kailangan magawa natin ng paraan para kahit papaano magamit yung mga organs pa natin. So, ito na nga, at nagkaroon na po ng improvement. Ito yung unang ano niya, yung naging resulta. Ayan. Okay. Tapos, yung pangalawang ultrasound niya, ito na po yung pangalawang ultrasound. Yung pangalawang ultrasound ni Nanay Conchita. So, dito sa pangalawang ultrasound ni Nanay Conchita, hindi na naging severe yung kanyang nephrotic right kidney. So, nawala na po yun, pati yung kanyang gallbladder na problema, yung inflammation niya, nawala na rin siya, naging normal na. Tapos, ang maganda doon is yung kanyang left kidney na maraming mga bato ay nalusaw na po. Ang problema na lang po natin na natira is yung kanyang right kidney. So, meron pa po siyang bato na isa na maliit na hindi pa natatanggal. So, kahit ganon, na sa loob ng tatlong buwan? Halos tatlong buwan. Okay. So, ano yung mga ginawa mo noong mga tatlong buwan na yun kay Nanay? Ginawa yung mga gamot lang na binigay, no? Yung mga sa loob ng tatlong buwan yun, dire-diretso, no? Ano ba yung naging kalagayan nyo noong dati? Nangihina ba yung katawan niya? Paano ba yung kanyang itsura noong buwan? Hindi nga siya makalakad, eh. Hindi makalakad? Hindi siya kanong kumatain, no? Tapos, hindi siya makatulog. So, nung iniinom na niya yung mga gamot na naibigay natin sa kanya, yung mga medicinal herbs na mga katulong sa kanya, so, ano yung mga nasaksihan mo, na-obserbahan mo kay Nanay Conchita? Nagbago naman yung ulan niya, kaya ngayon, ito, nakakalakad na, tapos nakakakain na yun. Hindi ko kay Nanay. Okay, so Nanay, ano pong masasabi ninyo na nandito na kayo sa kalagayan, na malapit na kayong malapit na maging clear lahat yung problema. Mas
sarap mag-tap-tap-tap. Air bar. Si nanay kasi medyo ano siya dahil ano, more on Ilocano si nanay, no? Ilocano. Oh, yun, magsalita kayo dun sa ano, sa lingwahe ninyo. Paano niya sabihin? Ko, no? Oh, sige. Yaman na ay Apo Diyos na tuloy-tuloy ang nagasa na ay niya de ang yaman na ko ay tay doktor si Herbert ta inap na kakayahan na ana nang chat ni Herbert na agas salamat. Invite nyo din yung mga nandun sa inyo, yung mga katulad ninyo na mayroon din problema na gano'n. Ano pong masasabi niyo sa kanila? Tanan siya yun nang mo, ang ito, ang itadyang, nupinhod yun, ang maagasan mit ni Herbar, kumari ang ita, patsyang ako, ang doktor, Delphine. Delphine, doktor si Herbar. Salamat. Ayan. So, ayan po si Nanay Conchita. So, narinig din nyo kung ano yung mga sinabi niya. Kahit hindi ko naintindihan doon. Yung mga taga Ibugao dyan, sa area ng Ibugao. So, kayo lang yung ano, yung nakaka-intindi doon sa ano niya. Pero sa totoo lang, ang laki po ng pasasalamat namin, lalo-lalo na sa taas, sa Panginoon, kasi binigyan pa ng pangalawang pagkakataon si Nanay para masolusyonan yung kanyang problema. At pinagpipray po natin at pinapanalangin po natin na yung totally healing kay Nanay Conchita ay makuha na niya at maging maayos na siya hanggang sa susunod na mga araw, sa susunod na mga taon, at mabigyan pa siya ng makarugtungan na buhay. So yan po yung ano, yung magandang na idudulot po ng mga gumagamit po at naniniwala sa natural na pamamaraan ng panggamot. So, andito na po yung resulta na nasa kamay na po namin, at malaki po yung pasasalamat ng Monsieur sa mga patuloy pa na nagtitiwala. Hanggat nandito po kami po itutulong sa inyo, at iniimbitahan po namin kayo lahat na pumunta dito para i-check natin kung ano yung mga nagiging problema ninyo at susolusyonan pa natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.